kayo'y nanonood sa nagbabalik na si RSJ. Dahil April 1 ngayon, magbabalik tayo sa segment kong Alamat ni RSJ. So ano ba? Ano bang gagawin natin? Wala, magbablog. Hindi, ito na. Shout out pala sa lahat ng mga viewers, subscribers, sharers, at sa lahat ng mga OFW sa buong kalawakan. God bless you all. Sa lahat na. Ayun. Sa mga tumatangkilik sa ating YT channel, thank you. Ayun. So ito, dumako na tayo sa ating segment na Alamat ni RSJ. At ang segment na yan ay inihatid sa atin ng Pampataksaga Rabata Mura na Mahal pa Drink Moderately Nationwide. So ito, ang ating alamat ngayon ay Alamat ng Ulan. So, saan ba nagmula ang Alamat ng Ulan? So, ito na ang detalye at ang istorya, kwento. Noong unang panahon, may dalawang magkaibigan. Ang pangalan ay Sanse. At yung isa naman si Sandok. Ano sila? Korean. Korean. Si Sandok na nagkikwento siya sa kaibigan niya si Sanse. Sabi niya, Sanse, nagiinuman nga pala sila nun. Ayan, nagkikwento sila ng mga ano, about sa love life. Sabi ni Sandok kay Sanse, buti ka pa. Ang love life mo, masaya. Tapos sabi naman ni ano, Sandok kay Sanse, bakit naman? Kasi ako, iniwan ako ng ano eh. Ng GF ko eh. Pagpalit ako sa mayaman. Tapos sabi naman ni Sandok kay Sanse, ah, ganun ba? Ganito gawin natin para mawala ang lungkot mo. At tapos sabi naman ni Sanse, ano gagawin natin para mawala ang lungkot ko? Tapos ito ang sabi ni ano, ni Sandok kay Sanse, magbilad tayo sa ulan. At simula noon, nagkaroon na ng alamat ng ulan. So, ano ang moral lesson ng ating ano kwento, alamat? Ang moral lesson ay sa lahat ng panahon, makikita mo ang multo kapag ikaw ay nasa ilalim ng bundok. Yan, thank you.